guys, andito tayo ngayon sa Tuktukan ni Dinto, Bulacan. At meron tayong special guest. I-vlog natin ngayon, i-discuss natin ngayon kung paano mag-put up ng metal shelter business. Okay? So, ito yung kanilang negosyo. Actually, pinsan ko yung may-ari nito. Kaya, madali ko siya na-convince. Okay? So, pasok tayo sa loob. Hello guys, si Susan ulito from Teach Me How YouTube channel kung saan pinag-uusapan natin ay negosyo, investment at yung mga bagay na makakatulong sa atin para gumanda yung ating buhay. Okay? Specifically yung financial transformation natin. Okay? So, meron tayong special guest for today kaya huwag kayong aalis. Please stay tuned and make sure to subscribe. Paki-hit mo yung bell icon na rin para wala kang ma-miss dahil nag-upload ako ng bagong videos every day. Okay? So, yung special guest natin, siya yung aking pinsan at yung butihing pastora namin sa J.I. Okay, so nandito tayo sa Tuktukan ni Dinto at dito sa shop niya, meron silang negosyo na metal shelter, yung roofing. Okay, so, Ma'am Chris. Yes. Say hi naman, Miss Emeline. Aileen. Hi. So, meron siyang mga staff dito na sumusuporta sa kanya at tumutulong sa kanyang business. Okay, meron akong konting questionnaire lang dito. May kodigo ko kasi para dire-diretso ka. Okay. So, ano yung mga dapat bang i-consider sa pagtatayo ng ganito klase ng business? Unang-una, siyempre, yung may alam ka sa negosyo. Pangalawa, pungunan. Tapos, market. Okay. Pagdating sa yung kaalaman mo sa negosyo, so, meron bang special training para dito? Kailangan mo pa pa mag-test da? Hindi. Actually, experience lang ng husband ko yan sa trabaho. Okay. 14 years kasi siya dati sa ahente siya ng yero. Oh, galing ano? 14 years? Tagal mo? Oo nga. Tapos, after nun, after 14 years, tsaka siya nag-decide na mag-put up ng sarili niya, mag-sarili ng kanyang negosyo. So, paano siya nag-start? Ang start namin na pungunan? Oo. Parang, ano yata, 250,000. Wow, malaki na rin, di ba? Mm-hmm. 250,000. Dahil hindi ka na makakapag-put up ng shop kung wala ka talagang hawak na pera. So, paano yung ano niya, yung pagdating sa marketing? Yung mga dati na niyang contacts, mga dati na niyang kakilala, mga kliyente. Ah, okay. Yun na yung kumbaga, meron na siyang existing contacts, yung mga network niya, na talagang kakilala na siya ng relationship tungkol dun sa clients niya. So, dapat pala, mag-start ka muna as ahente para makabuild ka ng contact, lumaki yung lumawag yung network mo. Mm-hmm. Diba? Para once na magsarili ka, sila mismo kumaka tatawagan ka. Tapos refer. Hindi ba kasi dati uso ang online-online eh. Oo. Kaya ano lang, referral lang. Referral lang. So, talagang umaabot naman saan. Saka, halimbawa, pag pinakita yung ano na, uy, saan tayo magpagawa ng bubong mo? Ay, doon, ganun. Sige, pag magpagawa kami, doon din, gano'n. Mm-hmm. Nag-start kami noon, isa lang ang staff namin. Isa pa lang? Mm-hmm. Tapos nag-hire kami ng isang driver, tsaka isang pahinante. Sila na rin yung nag-bend ng mga gutter. Pagka nung medyo marami nang naging benta, kliyente, tsaka kami palang nagdagdag ng tao. Siyempre, mag-i-start ka talaga sa maliit. Sa maliit. Oo. So, hanggang sa habang umaano siya, bumibenta, di ba, nakakaipon ka, nagdadagdag ka ng tao. Tapos, lumaki nga yung shop niya from maliit na shop, ito, nag-expand na siya. Sa susunod naman branches, ang i-expand niya. Sana. Diba? Praise God. Sana. Magkaroon ng branch. Actually, naghahanap kami ng branch sa San Jose del Monte. Ay, pangalaman. Naghahanap kami ng pwesto. Ano pa ba?
Yung sa mga equipments nyo sa labas, kasi meron akong mga nakita ng equipments. Bending machine. A cutter. Ano tawag doon, ma'am? Shearing machine. Mm-hmm. So, kailangan talaga meron ka noon. Hindi ka pwedeng mag-put up ng gano'n. Pwede. Mano-mano yung pag-cut mo. Bubuntingin mo yung yero. Yung playing ship. So, mahirap. Tsaka matagal. Nung una, wala kami noon. Mano-mano na. Tapos hanggang sa makabili ng machine. Yung mga items nyo, di ba parang isang class, isang yung yero niya. Yung yero niya, maraming klase yan, di ba? Ano yung klase? Actually, yung yero, dealer lang kasi kami. Yung order lang namin sa planta. Ayan. Ay, thank you, Mama Aline. Ito. So, ang daming klase pala niyan. Pati yung mga designs niya. May brochure lang yan. Papakita sa customer. Mamimili siya kung anong gusto niya na klase ng yero. Ayan. So, dito kayo nagbe-base. Tapos, iba-iba din ang presyo nito. Iba-iba. Depende sa klase. Depende sa klase. At saka yung, di ba yung kapal niya? Tsaka yung kapal. Depende sa sukat. Halimbawa, may magpapabubong, pupunta dito, papasukatan namin actual. Saka kami magsasakit ng quotation sa kanya, i-costing namin. Pag okay na sa kanya, magdalang payment siya, order namin sa planta, di-deliver namin, tsaka pa kami. Sino nagkakabit sila rin? Mga tauhan mo? May naka-subcon. Wala kami mga tao, pero may isa kami tao na siya yung labor cost nun. Pinapagawa namin sa kanya. Kasi mahirap mag-maintain ng tao pag walang trabaho, hindi pa susunod. Oo, tama. Kumbaga, per project. Per project. Okay. So, ano yung mga profile ng mga customer na talagang nagiging, faithful customer talaga? Ay, iba-iba. Karamihan talaga, may mga nagpapagawa sa amin. Covered court, yung mga curve. So, hindi lang bahay? Hindi lang bahay. Kahit mga commercial. Mga warehouse, covered court, eskwelahan. Yan. Yung mga, yan, mga bahay. Kasi may mga architects din kami ng mga kakilala. Na pag may mga projects sila, dito nila kinukuha ng yero, ng roofing sa amin. So, kung mag-i-start ka, so, pwede ka siguro magsimula mula. Mag-alok-alok o mag-tang-tang ka, okay, di ba mag-survey ka sa isang... Iyan ang pinangunan ng husband ko na ang trabaho niya kasi dati doon sa factory ng mga roofing ahente. Kung saan-saan siya napupunta, lumutor lang siya. So yun yung pinakamagandang experience na natutunan niya talaga. Kung saan-saan lugar siya napupunta, kung may nakita siya. Kapag may nakita siya, may kutinanawa, aalokin niya, bibigyan niya calling card, brochure. So, gano'n. Dapat may ahente din dapat kami, pero hindi na rin. Si Manny na lang makawal. Tsaka dahil sa kilala na kayo, sila na mismo tumatawag sa'yo. Tsaka dito, may mga walk-in. Basta na lang datating dyan, magtatanong, magpapasukat. Ano may advice mo dun sa mga gusto mag-put up ng ganitong klase ng negosyo? Na kumbaga, maliit pa lang yung capital nila, pero wala silang lakas ng loob na gumawa. Lahat talaga ng negosyo kayo. Hindi ka makakapag-start pag wala ka. So, basta ang kailangan lang talaga, alam mo yung negosyo na papasukin mo. Mayroon kasi pumasok sa isang business na hindi mo. At saka dapat ikaw mismo nag-umunta. Oo, ikaw mismo. Mag-ahantad. Ikaw mag-ahantad. So, kaya ka napa-resign din sa dati mong work para i-handle mo personally itong business. Any advice na bukod doon sa sinabi natin, ano pang pwede mo i-impart mo sa mga viewers natin na gusto ng ganito klase ng negosyo? Kasi yun nga, yung market ang halaga. Yung kahit naman sa anong negosyo, kailangan talaga market. Tsaka sipag ng paghahanap ng projects. Sa simula lang naman medyo mahirap. Sa simula lang. Pagka nasanay ka na, okay na, ano na lang. So, yung simula na yon syempre, kasi kadalasan, di ba, pagka medyo mahina ang loob mo, pumasok sa isang business at hindi ka kumita yung first
first month mo, second month. Oo, wala talaga ang kita yan. Oo, nag-give up ka agad. So, ano may advice mo sa kanila? Ay, huwag mo nag-give up. Huwag mag-give up. Oo, kailangan pagtsagaan mo. Oo, sipagan, tsagain, di ba? At kasamahan mo ng dasal, panalangin, prayers. Ang napaka-importante. Kasi, prayers. Magkano yung per piece ng mga yero na ino-offer nyo? Hindi, ang presyuhan kasi dyan, per linear meter. Ah, per meter. Per linear meter. So, itong mga to, hindi ka makakapag-build ng isang bahay na hindi makakompleto yung bubong mo nang walang gutter, nang walang ano. So, magkakaano talaga sila. No, magkakasama talaga. Hindi, pero meron naman kasi gagaya ng mga ibang kliyente natin na kahit walang gutter, okay lang, yero lang. Meron naman. Nagbibenta din kami ng ilang piraso lang. Depende sa kailangan ng kliyente. Depende sa needs nila. Sa requirements nila. So, ang dami. Oh. May Barcelona, Florence, Venice. Maganda ang pangalan nyo. Okay. So, sana meron po kayo natutunan na dito sa ating very short video tutorial, dito sa ating interview, kung saan interview natin ang mismong may-ari, ang mismong entrepreneur at pastora ng JIL Chapel Church, ang aming butihing pastora na si Sister Pastora Chris Machas. Okay? So, thank you for watching and please subscribe to my channel. Kung meron pa kayong mga gustong negosyo na gusto nyo ipa-vlog, please comment lang po sa baba, sa comment section. And then, paki-subscribe na rin po and hit the bell icon para wala kayong mag-miss sa aking mga videos na nilalabas ko everyday. So, thank you for watching. Bye! God bless! God bless!